A few moments later. Diyan na sila. Diyan na sa tabi-tabi. Diyan, no, sa mga ganun-ganun lang. Pwede rin to sa gitnang yun. Ilag doon. Doon. Thank you.
guys! Welcome to Jill in Cannes. So kahapon nga ay kakatapos lang ng Canada Day at ngayon ay July 2. So kahapon ay talagang medyo puno yung activities natin kahapon dahil nga sa Canada Day, yung buong legislature grounds, Alberta Legislature Grounds ay punong-puno siya ng pwedeng gawin. So may music, merong yung mga activities sa mga bata, tapos pang family, tapos may marching band, maliit lang naman pero okay din. Tapos yung mga spray park, parang ganun, no, yung mga fountain na pwedeng maligo yung mga batang maliliit. So kaya si Celestia kahapon ay hindi kami ready sa kanyang outfit, no, wala kaming dalang extra na pwedeng mabasa. Kaya yun, nagpupumilit siya, pero buti naman ay na-divert namin yung kanyang attention. Pero gustong-gusto talaga niya, tapos hinubara na nga siya para makaligo. Pero mahirapan kasi kami dahil ano, wala kaming mga lagayan ng pangbasa at saka wala kaming towel. Yun, so next time talaga ay magre-ready na kami ng mga, tuwing lalabas kami, especially this summer, hindi natin alam kung saan merong lagi may mga fountain, yung mga spray park sa mga bata. Yeah, so magdadala na kami lagi niyan. So ganun din kayo guys, kung nandito kayo sa Canada at bago pa lang kayo, talagang dalhin natin yung mga ganong bagay kasi inviting masyado sa mga kids yun. Ayan, so nag-enjoy naman kami, especially the fireworks. So, yung Alberta Legislature, 12 to 5 p.m. yung activity nila doon. So, actually, dumating kami, ano na, last hour lang. So, pero okay naman dahil halos naikot namin. Except, hindi kami nakapasok doon sa mga museum, sa mga galleries, no. Doon lang kami sa labas, marami namang pwedeng gawin. At yung pagdating namin doon, so nag-ikot-ikot naman kami. Tapos doon dito sa malapit sa amin, sa area namin sa south, ay merong fireworks sa gabi. So hindi na kami doon nag-fireworks, meron din silang fireworks doon. Pero dahil syempre kailangan namin umuwi dahil meron kaming maliit na bata, umuwi muna kami. Tapos mga around 9:30 to 10 ay nagpunta na kami doon sa may fireworks na malapit sa amin at nag-enjoy naman si Celestia guys. At maganda naman kasi hindi siya yung masisiksikan, no. Naalala ko nung sa Philippines, pagka ganyang may mga fireworks sa Eastwood, pupunta kami or saan man, no, talagang siksikan. Tapos grabe yung program, talagang sobrang nakakapagod. Pero doon relaxing lang kasi magdadala ka ng mat mo o yung chair mo. Tapos may, kung may food kayo, ayun, tapos medyo spacious naman siya. So si Celestia, yon, muntik nang mawala. Yan, so nakita ko din yung friend ko doon, yung mga church namin nandoon din. Kaya lang nandoon na sila sa ibang spot. So hindi na rin kami lumipat kasi gusto namin yung area namin. Ganun din naman sila. So yon, at nag-enjoy naman kami. Tapos yung fireworks niya, hindi naman masyadong overwhelming kay Celestia, kaya sobrang nag-enjoy din siya. Yun lang guys. So ngayon nga pala ay first day ng aking work. Ayan. Wow! At meron tayong ID. So, this is 10 to 11 minutes away sa aming bahay. At malapit na tayo. Ayan. So, tignan natin guys kung ano yung mangyayari sa araw na to. It's my first day. At wala naman pang inassign sa akin. So, parang mag-a-assist muna tayo dahil dalawa lang yung naka-sign up doon sa center namin. Pero apat kami. So, medyo okay din kasi at least ma-assist namin yung dalawa doon or pwede kami mag-alternate yan kung kailangan ng assistance. Yun lang guys. At nandito na tayo sa aking location. Yan. Hi, yan. Thank you sa aking driver. Wala pang tulog yan. Galing work. Ayan. So, nandito na tayo. 8:26. Bye. See you later. A few moments later. Hi guys. So, ito nga ay 3:30 na. Kaya out na tayo ngayon. At inaantay ko na lang aking sundo. So, exactly like 3:30, ni-remind na kami to log out. And, you know, labas na kami ng center. Okay, so inaantay ko na lang aking sundo and kamusta naman ang araw natin guys. Yun, so
Okay naman, nagpunta kami ng spray park. So kung hindi nyo pa alam kung ano yung spray park, meron tayo yan sa Philippines guys. Pero hindi ibig sabihin na yung spray park natin ay yun nga katulad nung kinwento ko kanina kay Celestia na naliligo talaga yung mga bata. But I think nagkakaroon na rin ng trend sa Philippines na they allow our kids na sa Philippines no, naliligo. Pero hindi talaga yung katulad na lahat tayo alam natin na dapat maligo yung mga bata doon. But dito, yung spray park is talagang maliligo yung mga kids to. So sa Philippines, ang last time na alam ko yung na nandun kami ay yung BGC, no? Nandun may spray park. So pinabayaan naman namin si Celestia noon maligo sa spray park kahit hindi rin kami prepared. Yun. So dito, meron din talagang marami talagang spray park everywhere dito. At yun, naglakad kami ng 20 minutes papunta doon together doon sa dalawang kids na hawak namin at 20 minutes ulit pabalik. So hindi, I think more than 20 minutes din kami naglakad kasi syempre mabagal, tapos hinahanap pa namin yung location nung una. Ayun, and then tapos nagbantay lang naman kami sa kanila, yun, and we let them play ganyan. So ayan, so kamusta naman yung experience natin sa first day of work na ito? So guys, may mga difference, no? Ang gusto kong i-share sa inyo ay katulad ko na nasa 40 plus ang age at nagwo-work ngayon as newcomer dito sa Canada, ay marami rin tayong mga challenges or mga ano ba to, mga parang kailangan nating i-adapt yung mga bagay-bagay dito. So pero meron din mga pros and cons dyan bilang mature person dito. So katulad dito sa aking work, karamihan ay parang mga newly grads or as in ang aming team lead ay parang last year lang siya graduate. So 1 year pa lang siyang nag-work. Yan, as teacher tapos team lead namin siya sa for the summer camp. At the rest of them ay parang nasa ano lang, wala pang 30s yung mga age nila or hindi ko alam kung meron. But sa whole group namin meron ding mga nasa age ng katulad ko na ibang lahi. Yan. So, it depends na rin sa atin kung paano tayo mag-a-adapt sa ganitong culture. At yun nga, siguro ang mga isa mga advantages kung tayo ay nasa mature level na pag-aaral, ay pag-work dito sa Canada, syempre, especially kung galing kayo sa Philippines na meron kayong mahabang experience, magagamit nyo yun dito, yung experience nyo sa work, yan. So, although medyo advanced na, no, kung nasa younger age yung mga kasama nyo, medyo advanced talaga kung kayo ay nasa matured na, no, dahil sa yung experience nga ninyo ay mas malawak na. Pero, I'm sure makakatulong yan sa mga gagawin dito, kung ano man yung field ninyo dito. But syempre, most importantly din kasi dito guys, hindi lang puro dahil what you know, pero kung paano ka din makisama. So, ang isa sa mga ways din dito na kailangan talaga malaman natin din yung mga culture nila. Example dito, lahat sila kasi, they've been here last year sa camp na ito. So, they know the people kahit nasa ibang camp, kung sino yung mga bata, ganyan. So wala pa akong ka-idea kung sino yung mga batang yun o kung ano, kung sino yung mga naging ibang co-work nila. So yan, so yung mga bagay na yung pinag-uusapan nila. And also kung yung mga pinag-uusapan nila ay meron kayong something in common. Okay, so katulad yun kung common ba kayo sa mga pinag-graduate na yung course. Especially kung kayo nga ipapasok dito magmamasteral or mag-diploma studies, kung ano man yung papasukan nyo dito. So, minsan may mga something in common na meron kayong dapat ma-pick up. So, dito, meron lang akong na-meet na ibang lahi din, no? Indian siya. Naging nakakausap ko siya dahil same school kami dito in Canada. So, parang yun yung something in common namin. So, we have to find out something in common dun sa tao na yon para maging kausap natin. Kasi kung hindi, wala tayong makakausap. Medyo masakit yung ulo natin, ganyan. Tapos, yun, baon tayong maraming English kung depende sa, ano natin, no? Sa field natin. Especially sa mga human services. Syempre, we deal with people. Kailangan talaga ating maraming baon, no?
It's a form of expression, communication. Syempre, when we communicate, we send message to people. So I cannot say na sobrang na talagang magaling ako mag-communicate, pero there are challenges pa din na kailangan nating improve yung ways natin to communicate. So pagdating naman sa experience, katulad ko na mom naman ako, ayan, at wala akong work experience talaga, but I have my personal experience being a mom to a special child, ganyan. So yun yung mga bagay na pwede kong dalhin dito. So, mga personal experience, pwede yon. Ayan. So, anything that we have, ay pwede natin magamit dito. Andito na yung sundo ko. Hi! Ayun. So, ano pa yung mga pros ng pag-mature ka or yung older ka sa mga, bukod dun sa experience mo na dala-dala. Yan. So, pagdating sa work, yun, you're nasa advantage side ka doon. Pero I think, pag sa technology ba, pagdating sa'yo, my love, may pros and cons din yun. Pag sa technology, dahil kung mas bata, baka mas advanced yung alam niyang technology. Depende kung in-update mo sarili. So, depende rin kung ina-update natin yung sarili natin, no, kahit sure, na. Basta work. Ayan. So, ako naman kasi wala akong masyadong work background eh, kaya wala akong masyadong work experience. Ayan, so pati yung paano yung mga team building, mga ganon, wala akong masyadong idea sa mga ganong bagay, no? Pero yung other experience ko ay based sa aking experience sa church, na ayan, yung mga na-experience ko na team building, kung paano makipag-work with other people, yung mga ganon. Pero yung mismong organization na pang company, pang corporate, although hindi ko na masasabing corporate yung mga ganitong field na ng hindi masyadong corporate, kasi hindi naman siya sa mga office eh. More on physical work pa din tong nasa field na ito. So, more on application siya. Ayan, so, ayun. So, depende kung anong field tayo, pero mostly we have the experience kung tayo ay matured people working in a new environment, especially dito sa Canada. No, so dito sa Canada, napansin natin na talagang ang walang age discrimination, na even I'm one of the oldest people dito, ay tinanggap pa rin ako. Oldest people dito sa in-applyan ko, at saka doon sa isa pang work ko, para ako din yung oldest. Baka mas matanda pa nga ako sa may-ari. Yun, so wala talagang age discrimination dito. Although, yung mga napupuntahan kong work ay mostly mga younger yung mga empleyado doon. So, parang ako yung, kaya ako yung mas older. Hindi ko pa nga nakikita kung saan yung mga older people. Like sa US, marami kang makikita sa US na service crew, diba, na mga adult, as in parang lolo talaga. Dito wala pa kaming masyado nakikita. Kung meron naman kayong nakita dito sa Canada, guys, please comment down below. Wala pa kami nakikita ng mga senior citizen na nag-work talaga na yung sa mga ganun, yung mga crew katulad sa US. Diba, no? Wala pa tayong nakikita. Ayan. So, baka somewhere in other parts of Canada. Ayun. So, yun yung advantage ng pagiging adult dito sa environment ng Canada or working environment ng Canada. At yung isa sa mga cons naman ay yun nga, katulad kanina, yung mga kasama ko ay mga young generation. Mahilig magtanong yung isa naming ka-team, na sabi niya, what's your favorite color? Or yung ganon. So, okay lang yung mga ganon. Nagtanong siya, ano yung favorite nyong sino yung nagko-color yung isa tungkol kay Pokemon? Sino yung favorite nyong Pokemon character? Sabi ko, wala akong alam dun. So, buti na lang, di lang ako yung isang walang color. Pero yung iba din, no? So, yung mga ganong bagay, like for that, yung mga things na, yung mga pwede lang for conversation, minsan yung mga bagay na pag-uusapan yung mga bagong mga flavor ng cookie crumble, yung mga ganon. So yung mga sikat na lugar dito, so yung minsan wala pa tayong masyadong alam sa mga ganong bagay. Syempre pang conversation yun eh, pang build ng ng relationship yun sa work, di ba, yung mga ganon. So minsan wala tayo doon, medyo meron tayong gap doon sa generation nila at sa generation natin, kaya
Ayun, so kung ano yung mga suggestions nyo, paano ba tayo makipag-connect sa mga ganung generation, 'di ba? Yan. So ano pa yung pwede nating maging cons? Nga, nabanggit ko na kanina yung ano, yung language. Yung language. So yung language din, dahil nga syempre iba pa rin to kahit na palagi ko sinasabi yung language, guys, kasi na-mention ko na rin yan sa previous vlog ko na yung language, like yung she passed out, yung mga terms na hindi natin talaga ginagamit, like yung passed out ang sinasabi natin she fell asleep, yung mga ganon. So pero yung mga terms nila iba. Ayan, so magiging ano lang tayo, familiar lang tayo sa mga ganong bagay. So kailangan lang natin talaga yun, maging aware na yung pag lagi natin naririnig kung paano sila mag-usap, yung mga terms na pinag-uusapan nila, ganyan, masasanay din naman tayo. Ayan, so ano pa yung mga pwede nating cons dito bilang matured or newcomer dito sa Canada? Priorities. Ayun, so, priorities. Tama. Baka yung time nila. Yes, tama. Galing mo, ha. So tama yun, guys, no, yung priorities. Kasi like sa school, kahit sa school namin, sa school, kapag yung mga iba, yung mga single namin na classmate, punta tayo dito, ganyan, mag-ano sila, yung get-together, minsan may inuman sila. So syempre, hindi man ako umiinom, pero hindi tayo basta-basta makakasama sa mga ganong mga gimmick na yan. Tapos tayo, biglang uuwi na lang tayo agad. Ayan, sa'yo yung mga cons natin. Minsan, meron tayong mga family activities na kailangan nating i-add up. Siyempre, dapat nandun tayo. Ayan, kaya, yun, tama yun. Ano pa? So, yun lang, guys. At, yan, katulad kahapon, nag-Canada Day, magkakasama kaming family. Maraming salamat, Canada, dahil sa nandito kami, na tinanggap kami ng Canada. I'm sure, guys, yung mga dreams niya makarating dito sa Canada ay matutupad din yan, at talagang i-work out lang natin kung ito ay para sa atin, ibibigay naman sa atin to. And thank you, guys, for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!